T-Mac nagkomento sa panalo ng Gila sa China at may malupit na sinabi ang former teammate ni Yao Ming sa ating pambansang kuponan. Hindi makamove on ang mga Chinese hanggang sa ngayon eh umiiyak pa rin mga idol. Etong ex-NBA player pa mga idol hindi nakatulog dahil sa pagkatalo. Well kagaya nating mga Filipino, isa rin ang China sa may malaking fan base ng basketball at maraming Chinese ang passionate pagdating sa sports na to. Kaya naman sinilip ko mga idol ang kanilang social media website at eto nga ang aking nakita. Trending ang naging pahayag ng isa sa commentator ng Gilas vs China game matapos itong hindi makapagpigil na banatan ang kanilang sariling kuponan matapos ang masakit na pagkatalo nila. Eto ang former Chinese national player na si Wang Shipeng, ang two-time Asian Games champion at isa sa basketball legend ng China. Mainit ang naging komento niya tungkol sa pagkatalo ng China at sinabing wala siyang pakialam kung makakuha man daw ng 180 to 200 gold medals ang China ngayong taon. Kung hindi lang din naman daw magkakaginto ang China sa basketball ay wala daw saysay ang mga nakuha nilang gold medals sa nakaraan. Agad siyang pinutol ng isa pang host at wag mo daw sabihin yan dahil may mga mambabash sa kanya pagkatapos. Well, hindi naman pinakitaan ng hindi magandang asal ng mga Chinese ang Gilas. Sa katunayan, pinalakpakan pa ng mga local reporters sa China si Coach Tim Cohn at Justin Brownlee after the press conference. Pero ibang klase ang sumunod na nangyari nang malaman nilang pinakansal ng Chinese basketball team ang post-game press conference nila ay dito na sila pinagbuhon ng Chinese reporters. Nag-number 1 sa hot search ng Chinese website ang laban ng Gilas at China mga idol at pinag-uusapan ng milyon-milyong katao. 760 million reading volume at 2 days after matalo sila ng Gilas eh hindi pa rin makamove on ng mga Chinese. Etong si San Yu mga idol na 2009 NBA champion ng Lakers eh hindi daw nakatulog kakaisip ng pagkatalo at gusto na yang siya ang bumantay kay Justin Brownlee baka sakaling manalo pa. Kung sa atin si Coach Ot ang pinagbabash ng mga fans noon, ngayon naman sa China ang mga commentators mismo ang sumisisi sa kanilang coach na si Alexander Jordevich. Hindi daw magaling ang kanilang nakuhang coach mga idol. Nakarma na ang Serbian coach na nagsabing lack of quality daw ang Gilas Pilipinas noong 2019 FIBA World Cup. Well, hindi lang mga Chinese ang nakatutok at nanood ng laban. Maging ang former teammate ni Yao Ming ang NBA legend na si Tracy McGrady ay nasaksihan din ng pag-ala T-Mac ni Justin Brownlee. Tinawag pang kid ni T-Mac si JB mga idol pero ang panghuling sinabi niya ay higit daw na mas magaling pa rin ang China sa Gilas Pilipinas. Their kid, Philippines had a kid that was hitting some tough shots but really the only one like making threes and making big shots in that game. Philippines wasn't better than China. Hindi rin niya malaman kung paanong natalo ang Chinese men's basketball team gayong lamang ng 9 puntos ang China sa last 3 minutes ng final quarter. Imagine, ilang linggo lang ang practice ng Gilas tapos nakat pa ang 4 na key players ilang araw bago ang biyahe patungong China ng asar tuloy si The Beast Calvin Abueva kay Yao Ming mga idol.